Okay, magandang gabi o umaga man sa inyong lahat mga Karanatics. Muli mag-ano tayo, mag-tutorial tungkol sa Run Online. Bali, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa Jupyter Files. Ito ay siguro muna yung pagkatuon ng walang pansin para sa mga may mga Jupyter Files niya. Ang ituturo, bali may mga part-part tayo mga Karanatics. By parts tayo ang gagawin natin. Ang gagawin natin mga Karanatics ay kung paano natin tayo mag-install ng SQL 2004. Bagay na kung meron na kayong SQL na 2017, paano tayo mag-downgrade? Doon tayo magsimula. Paano natin i-downgrade yung 2017 to 2014 na walang error? Kalimit na kasi nag-error tayo sa mga pag-a-install ng SQL kasi meron tayong hindi natatanggal. Kaya pag nag-install tayo ng panibagong SQL, makikita natin sa Drive C, sa program, dalawa yung SQL. At pagbukas natin, nalilito tuloy yung database niya, pati yung pag-login natin, minsan error lagi. Ganda yung mga Karanatics, ha? Kung paano natin siya i-downgrade. Sa mga bagong nakapanood ng aking video na to, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at pindutin nyo yung bell button para lagi kayong update sa aking mga video. Okay, magsimula na tayo. Ang gagawin ko mga Karanatics ay doon tayo sa virtual ako papasok. Doon ko nilagay aking server sa virtual, doon ko rin siya tatanggalin. At ang tutorial nito ay tuloy-tuloy tungkol sa Jupyter. Kung lahat-lahat na dyan, pag-edit, lahat-lahat na dyan, ipapakita ko sa inyo. By part, okay, punta tayo sa ito yung aking Oracle VM Virtual Box. Mas maganda to mga Karanatics na ito yung gagamitin nyo, Oracle VM Virtual Box. At ang gagamitin yung OS, yung Windows 10 Lite. Kapag nakita nyo sa video ko dyan, yung tutorial about sa pag-install ng virtual to Windows 10, manandyan na rin lahat ng mga files. Binigay ko na lahat, nilagay ko na lahat ng mga files dyan. Okay. Start na tayo ng pag-record, pag-install natin sa SQL 2019. Siyempre, una buksan natin yung control panel. Punta tayo sa control panel. Ito na pala yung control panel. Mag-install tayo. Ganito pa nga Karanatics pag nag-install. Panoorin nyo maigi. Tatanggalin natin lahat ng SQL sa ating computer. Lahat ng makikita kayong ganito mga Karanatics na parang kung yung desktop yung pinaka yung parang siyang CPU. Yan. Uninstall nyo lahat yan. Panoorin nyo maigi kung paano tayo mag-uninstall para wala talagang error. Kasi mangyayari niyan kapag hindi nyo nalinis lahat yan. Ito 2017 to ha, mga Karanatics na tinatanggal natin na uninstall. Na-downgrade natin siya sa 2014 na SQL. Kasi mga Jupyter, mga tawag dito sa walang problema, basta yung sa mga kahit pag meron kayong database na clean talaga, ang kailangan nyo eh yung 2014 SQL. Tsaka mas mababa siya kaysa sa 2017, mas malaki yung pinakain niya sa space. Kung makikita niyo yung mga ganyang itsura ng icon ng SQL, lahat yung tatanggalin natin. Pati itong Azure, kung may 2017 kayong dinownload na SQL, pati yung Azure, tatanggalin nyo na rin. Kasi maraming naggaganito na nag-downgrade sila or basta nag-install sila ng SQL bago naglalagay sila ng panibagong SQL. Kakaproblema na sila pag pag isa-sign na nila yung Microsoft SQL nila,
mga error na ang lumalabas. Medyo ito tinagalog na natin para maunawaan nyo. Kasi yung iba nag-request na bakit wala daw akong salita. Para din kasi sa ibang lahi na hindi nila nunawaan yung ating wika. Kaya minsan ginagawa ko yan. Pero ito para maunawaan nyo ng kapwa ko Pilipino. Kaya nagka-Tagalog tayo para maintindihan nyo paano mag-install ng SQL server na walang error kapag nag-install tayo. Itong tutorial na ito mga Karanatics, dire-diretso ito. Pero yung Machi dito mga Karanatics ay naka-install na. Pero may mga tutorial lang ako niya paano mag-install ng Machi, paano gumawa ng name sa Machi para makakonect yung mga player nyo sa Machi. Yung mga walang pang BPS, pwede naman Machi kung maglalaro-laro lang kayo. At least napapractice kayo sa pag-develop ng run ng game. At muli mga Karanatic, supportahan nyo po yung aking video. Paabutin na natin to ng 1K subscribe. Gusto ko na rin po may bigay yung ating pa-premio o pre-files. Kasi mga Karanatic, yung dati ko kasi mga perks wala na eh, kaya pwede ko naman siyang ilibre agad kasi namuhunan din tayo sa mga files. Alam niyo naman yung mga bagong developer ngayon, hindi nila sinishare yan kahit kapwa nila developer. Bebenta at ibebenta pa rin yan sa kapwa nila din. At ang sakit nun, talagang mataas pa rin yung benta nila. Kaya bumabawi tayo, pag nakabili tayo ng files nila, binibigay naman natin sa mababang presyo. Katulad yung nabili nating auto patch launcher na hindi ko alam kung kasi crack lang yan eh, kung nakuha lang din nila bago ibinenta. Pinipre ko yan kapag nag-setup ako ng files na nabili sa akin. Hindi ko na kasi talaga mga Karanatics matutukan itong pag-develop. Katulad niya yan. Baga antok na ako puyat lagi. Pinipilit lang natin makagawa ng video para rin sa mga baguhan para matuto sila. Okay, papost ko muna ito mga Karanatic kasi medyo matagal install. Pag i-play ko na lang kapag tapos na itong ma-install itong SQL 2017. Okay, yan mga Karanatics, na tapos na natin install itong sa kasi mahaba yan eh. Itong mga ito maliliit na yan. Mga na-install na yung kagad yan. Ito sa management. Ito, itong Azure, tanggalin na rin natin. Tandaan nyo mga Karanatics, 2017 SQL itong ina-install natin. Downgrade to 2014. Itong management naman tayo. Panoorin nyo lang magiging video natin para at least pag nag-uninstall kayo ng SQL, alam nyo na yung gagawin nyo at paulit-ulit pa kayo mag-uninstall. Hindi na natin kailangan pang i-restart yung computer natin. Basta maklin lang natin lahat siya sa loob ng computer natin. Automatic yan. Wala na siyang sasama na iba. Kaya nagkakaroon ng mga pangalan pa ng SQL. Naiwan kasi yung dati, hindi natin nalinis.
Post-schooling mga karanatics. Ito mga karanatics, tapos na rin to. Then, tanggalin natin itong, itong makikita nyo puti na to, install din natin yan. Ayan. Kung mapansin nyo siya, wala na rito. Pag wala na dito sa program and features, punta tayo sa local DC. Dito tayo sa program files. Delete natin itong Microsoft SQL na folder. Pagka-delete natin, balik tayo sa, ano naman tayo to sa program files 8 32-bit. Kaya, tanggalin natin yan sa makita natin SQL. Then, balik tayo, makita natin SQL tapos sabi, itong media balik, pause muna natin ito, delete din natin yan. Yan. Again, na-delete na natin. Tanggalin mo na nga natin itong mga parang basura dito sa araw. Na-delete na natin yung folder. Ngayon mga karanatics, may tatanggalin pa tayo. Click nyo lang yung Windows R. Ayan. Bago type nyo yung regedit. Ayan. Regedit. Pagtapos okay nyo. Yan yung registry. Punta tayo sa H local machine. Tapos software. Punta tayo sa Windows. Oops, sorry, hindi pala rito. Sorry. Wala siya rito. Dito pala tayo sa current user. Then software. At sa Microsoft. Yan, hanapin natin sa baba. Ito, SQL Server Management Studio. Delete natin siya. Yan, para sure kayo kung tingnan nyo pa rin yung iba kung meron. Pero wala naman na tayong nakita sa local machine. Software. Then Microsoft. Ah, meron din yata rito sa Microsoft. Ito yung mga karatiks, meron din pa pala. Sa dyan sa regit, nandyan lang. Then SQL. Delete lang natin yan. Ito Microsoft Server. Yan, delete din natin. Tapos nyo yan. Okay na yun mga karatiks. Yung dalawa na nandyan. Itong current user, HK local machine. Kasi pag dito, wala na yan dyan. Wala na tayong makikita dyan. Okay, pwede na natin i-close bago empty natin recycle bin. At last mga karanatics, yung huling tatanggalin natin, Windows R ulit tayo bago lagay natin yung percent temp bago percent. Ayan. Okay natin yan. Ayan. Control A natin bago delete natin lahat. Tapon natin sa recycle bin. Yan, bago empty natin. Yun, ganun kasimple mga karanatics. Natapos na natin tanggalin. Malinis na ngayon. Wala na siyang Microsoft SQL dyan. Then, ito yung SQL 2014 na sa desktop ko. Nalalagay ko yun sa description dyan sa ating video. Siyempre, unahin natin itong, kasi na-extra ko na. Unahin natin itong Express, SQL Express. Yan yung server. Okay lang natin. Kasi mas magaang itong 2014. Para lang din itong 2012. Kaso yung 2012, hindi na siya ubra sa mga gantong run. Sundan nyo lang itong mga karanatics. Step by step na ito. Sunod-sunod na itong tutorial natin na ito. Hanggang sa pag-ano ng mga banner. Hintayin nyo. Loading screen. Paglagay na sa NPC. Maglagay ng mga ano.
accept lang natin. Then next. Please. Next lang uli. Next. Then, kung naka-check naman lahat yun, okay na yun. Next lang natin. Bago itong huwag niyong kakalimutan mga karanatics yung maglagay kayo ng password na dapat alam niyo ha, kasi next lang natin. Yan yung lalagay natin mamaya sa SQL management. Sa mga baguhan, ito na yung pagkakataon nyo. Ito clear, na-clear. Uninstall and install. Sa mga meron na uninstall, alam niyo paano i-uninstall para walang error. Next. Ito maglalagay natin ng password. Ito yung mixed mode SQL. Check natin yan. Then lagay tayo ng password. Then kailangan pares lang din siya. Tayo magkakamali kahit isa. And next. Okay, medyo matagal ng kwento makara natin. Ipapost na muna din natin. Okay, tapos na natin ma-install itong SQL Server. Close na natin. Sirod na natin itong SQL Management Studio. Close lang natin. Okay. Alos same lang din yung process nila pag-install. Install lang natin. Set. Then next. 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 Next lang ulit. Okay, mga karanatics, ipapost lang uli natin. Okay, mga karanatics, natapos na rin natin itong Management Studio. Close na natin. Okay, sa next part tayo, paano natin install yung ibabackup yung database, paano natin okay, eto hanapin natin itong ito kasi clean. Pag makita nyo yung ganito itsura mga karanatics. Kasi pag sa 2017 SQL, hindi natin ma-install to sa SQL. 2014 kasi siya naka-base. Kaya hindi katulad ng ginagawa na dati na nilalagay natin dun sa backup na SQL. Ito automatic pupunta siya kasi naka-SQL natin. Para hindi kayo malito.
Ito yung 2014, nandito na. Remember lang natin. Ayan. Once na pumasok na ito mga Runatics, minimize lang natin ito. Tanggalin na close na natin ulit itong Microsoft SQL. Then, close natin ito kanina. Ito, double click natin ito. Connect muna ulit tayo. Connect lang. Ayan, kapag na-connect mga Runatics, ito yung lalabas nyo nito. Execute nyo lang. Ito, execute. I-click nyo lang dito sa, ano, sa pinaka-table nito. Then, click nyo lang itong execute. Ayan, successful na. Then, ganun lang. Itong run log naman. Execute lang nyo lang din. Successful. Kasi clean database ito mga Runatics. Run shop. At yung run shop niyan, walang laman niya. Pag lumabas ng mga Runatics, yes nyo lang siya. Ayan. Tapos, execute ulit. Ayan. Puro clean niya, mga walang laman. Then, run user na. Execute lang. Ayan. Pag okay na yan, pwede na natin siyang i-close. Makikita nyo yan. No nyo lang. Pwede nyo naman i-save kung gusto nyo sa akin. No lang. Ayan. May mga Runatics na ilagay na natin. Okay na yung SQL natin. Pati yung database. Then, ang sunod natin yung OBDC. Para ilalagay ko na lang yung video ng OBDC sa para hindi pa
ngayon Karanatics, paano natin ibabackup? Yung pag-backup naman ng database, pakita ko lang sa kanya. Makikita nyo kung may, kung kasi hindi nyo na-clean lahat yan, itong SQL dito magiging doble yan. Ito hindi siya doble, isa lang. Ito na yung backup niya, ito na. Diyan. Magkakaroon lang yan ng backup, Karanatics, pag ganito gagawin natin, ha? Backup tayo. Tingin nyo, wala pang laman yung backup. Pero meron na tayong database na naka-install. Para maging back na siya, dot back, run back. Ayan. Magkano tayo, Karanatics, sa eto na yung ano, run game, run lang, run siya, nandiyan na siya, diba? Gagawin nyo na lang, is task bago backup. Click nyo lang yung backup. Then, okay. Ayan, tingnan natin yung folder. Refresh lang natin. Ayan na, ito na yung run game.back. Ganun lang, pag ano, pagkatapos yung maklin yung ano, magkano tayo, magka-backup lang para lumabas na yung .back. Para sa susunod nyong ano, pag mag halimbawa na tinamad na kayo sa run nyo, tinigil nyo na, pero nandun pa rin yung mga player nyo, naka-backup siya. Halimbawa, nag-maintenance na kayo ng mga 1 week, sabihin nyo gano'n, sira, oh. Yung close na natin. Ayan na siya, mga Karanatics. Ito na. Pwede nyo siyang itabi, pwede nyo siyang isave. Kasi na-backup na natin yan. Okay, ganun lang mga Karanatics ang pag-uninstall ng SQL 2017 at install tayo ng panibago na 2014. Ganun lang yung gagawin nyo. Ang susunod natin mga Karanatics yung pag edit naman tayo ng ano, yung paano natin i-edit yung ating Jupyter files. By part tayo, part 1 lang to yung susunod natin, part 2. Asya nga pala mga Karanatics, may nakakalungkot na balita. Meron tayong isang kasamahan sa industriya ng run online na namayapa na. Sino may nakakilala sa kanya? Siguro yung mga naglaro sa aking GSM server noon, GSM run online, yung aking run na naka-up dati. Siya si Julie, yung IGA niya sa run ay si Julie Archer siya ron. Namayapa na po siya itong nakita ko lang sa Facebook itong June 20 nakita ko po, hindi ko alam kung ilan siya namatay. Kidney failure yung nakinabasa ko sa comment. Kukuha pa sana siya sa akin ng client ng server kapag wapas sana siya. Nung June 4 lang yung usapan namin, huling usapan namin, kakabiruan pa nga kami kasi na virus yung kanyang computer, meron lang siyang dinownload na launcher sa ibang run. Kaya nakakalungkot, pero kailangan pa rin tayo magpatuloy sa buhay. Kaya yun lang mga Karanatics. Muli, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat.